water dito. Ayan, ang problema kasi nito, sabi ng kliyente, mayroon daw ang leak. Mayroon daw daw ang mag-proof. So, ngayon, titignan natin kung anong nasa loob nito na dito tignan. Kaya kung kita dito, meter 7, meter 8. So, ito ang mayroon may problema daw sa atin. So, ngayon, check natin yung sa loob. Ayan. Ito na yung nasa loob niyang heater 8. So, ang nangyari niyan, pina-plug weld yung ano. Na-plug weld na ngayon yung area niyan, tsaka itong area na yan din. Ito. Ayan. 31, 32, may marking naman. So, ito lang yung loob mismo ng tube side ng heater 8. Yan. Yan lang, pinapakita ko sa inyo. Yan. Ngayon, nagmamarking sila rito. Chicheck din ng PT. Makikita niya, pinipiti din kung meron talagang may mga sira-sira. Parang tube na maliliit na talaga to. Tapos ito yung loob niya. Ayan. Kita niyo. Ayan. Yung may ayan, pina-plug weld na nila kasi may leak. At ito, ayan, minomodify natin yung PSP valve niya. Ayan, dalawang valve kasi laging nasisira. So, ang nangyari, para ma-repair itong valve na to, itong PSP, ayan, dinagdagan ng mga valve para case na kailangan ng ayusin, ipabypass mo na nila nito, tapos, ayan, pwede i-close. Close lang. Close. Para ma-cutting yung PSP at ma-re-repair. Ayan, ito yung manhole. Cover, manhole cover. Para nag-re-ray sila dito. Para pag matanggal na manhole, yan, ito slide lang, palabas. Medyo may kabigatan yan. HP8. So ngayon ito'y lalabas na muna kung makikita nakikipan nyo yung
Thank you for watching. I hope medyo naman nakakuha kayo ng idea. Please subscribe. Thank you.